Ngayon mga tol, pumunta tayo dito po kay Sir Erwin Tulfo. Kasi alam nyo, hindi naman lingid sa kaalaman po ng lahat na ako po ay talagang nahanga kahit paano sa naging pamamalakad ni dating Secretary of DSWD, Erwin Tulfo. Talagang kahit paano sa mga Tulfo, siya po yung hinangaan ko dahil nakita ko po sa kanya ang pagsiservisyo sa publiko nang walang kapalit kung hindi kasayahan sa kanyang paglilingkod sa bayan. Sabi nga ng kanyang kapatid na si Senator Rapi Tulfo, diba? Si Senator Rapi Tulfo daw po ang pinakamahirap sa magkakapatid. Eh kung pinakamahirap sa magkakapatid si Senator Rapi Tulfo na isang bilyonaryo, eh bilyonaryo rin pala ito si Sir Erwin Tulfo, kaya hindi na nito kailangan ang ganun kalaking kayamanan para pagkakitaan pa ang FB at YT. At in fact, naniniwala ako doon. Kasi bakit? Ang kanyang FB at YT hindi po monetize. Hindi po katulad nung kay Rapi Tulfo, hindi po nung katulad nung sa akin. Yung kay Erwin Tulfo, hindi niya pinagkakakitaan ang pagtulong sa tao. Purely public service. At nang nakalulungkot lamang kay Erwin Tulfo, siya po ay hindi nabigyan ng pagkakataon na maipagpatuloy ang kanyang panunungkulan sa DSWD. Salamat yan, Teresita Valencia. Baka sabihin, ang hihingi ako ng donasyon. Still, salamat yan sa 7.99 super sticker na Australian dollar. Ito pong si Erwin Tulfo, hindi po siya nabigyan ng pagkakataon dahil nga po, hindi po siya pinayagan ng Commission on Appointment na magpatuloy. Siya po ay na-bypass nito dahil sa issue po ng citizenship at saka ng convictions po nito for libel. Ang nangyari, nagpahinga muna si Sir Erwin Tulfo at nagpahayag din naman ng ating mahal na Pangulo nung siya po ay tinanong ni Cheryl Cosim sa isang sit-down interview together with other po with other anchors from different mainstream media. Sabi ng ating Pangulo, we cannot lose Erwin Tulfo sa government kasi he is an asset to the government. Pinag-iisipan niya pa kung saan niya ilalagay ito. Pero marahil dahil nga hindi pa na itatalaga si Erwin Tulfo sa executive kasi nagkaroon ng intention na ito ay maging kongresista. Alam nyo ang nangyari, yung ACT-CIS party list, ito po ay merong tatlong seat sa kongreso. Tatlong congressman. Nag-resign yung kanilang representative na si Jeffrey, I cannot remember the surname, kung Soriano ba ang apelido. Nag-resign po ito at nabakante ngayon yung isang seat ng ACT-CIS. And it happens pala na si Erwin Tulfo ay ika-apat na nominee. Kung si Erwin Tulfo ang ika-apat nominee, by succession, siya ngayon ang papalit na kongresista ng ACT-CIS. Ang ACT-CIS, ito po yon, yung tinutukoy ko mga tol. Party list organizations po ito kung saan pinamumunuan ng magkapatid na Erwin Tulfo at Senator Rapi Tulfo. O hindi ako Rapi Tulfo natik sa Erwin Tulfo follower ako kasi naniniwala ako kay Erwin Tulfo pero hindi ako naniniwala kay Rapi Tulfo. Okay? O makikita po natin dito sa programa nila na tumutulong ang ACT-CIS sa taong bayan. At ngayon, nagbabalik dito si Erwin Tulfo. Sabi dito sa mga post, welcome back all Erwin Tulfo. Nakalagay yan eh. Dali ah, tingnan natin. Ito. Welcome back sa ating CIS Action Center, Tol Erwin Tulfo. Kasi wala lang pupuntahan si Erwin Tulfo eh. Hindi siya naging successful sa kanyang panunungkulan sa DSWD eh. Eh ngayon may pagkakataon maupo bilang congressman, ang problema hindi po nangyari. Bakit hindi nangyari? Dahil meron pong nag-file ng disqualification case ngayon dito kay Erwin Tulfo. Takot na takot sila na mamuno si Erwin Tulfo muli sa gobyerno. At ito po yung disqualification case na kinakaharap nitong si Erwin Tulfo. Pakinggan po natin ang balita mga tol. May narapat ng NBank na pakinggan kung ano yung sinasabi ng mismong disqualification. Hindi itinuloy. Yan, may narapat ng NBank. Ano ba ang ibig sabihin ng NBank? Ito po yung binubuo ng
mga individual para po humarap sa isang particular na proceeding. Ang COMELEC po ay isang collegial body. Pag sinabing collegial body, hindi po isang tao lamang nagdedesisyon. Binubuo ito ng dalawang embank, ano, ng dalawang division, first division at saka second division. Ang bawat division, ang tawag po diyan ay embank. Pag sinabing embank, ito po yung pagdinig ng mga miyembro ng isang division para sa isang particular na issue. At merong nagsampa ngayon ng disqualification case laban dito kay Senator, ay laban dito kay Erwin Tulfo. Kaya hindi natuloy yung panunumpa niya bilang kongresista sana ng party list na Act CIS. Pakinggan natin patuloy ang balita. Ng Commission on Elections, ang proklamasyon ni dating Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo. Yan, mapoproklama na sana siya. Ang problema, may nagpile ng disqualifications. Eh wala tayong magagawa doon kasi karapatan ng kahit sino yon. At meron talaga namang issue kay Erwin Tulfo. Pero alam nyo, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay kasalukuyan at ang hinaharap. Pinagbayaran na ni Erwin Tulfo yung pagkakamali niya. In fact, sinabi niya nga doon sa isang interview sa kanya, pati doon sa Commission on Appointment interview, na once in his lifetime, siya ay nagkamali sa buhay. Siya ay naging hindi matuwid sa mga pagkakataong iyon. Pero as he grow older, he becomes responsible. Yun ang sinasabi ni Erwin Tulfo. At bakit hindi natin pagbibigyan ng pagkakataon ng isang tao na malinis ang hangarin, na nagbagong buhay para makapaglingkod sa bayan? Porkit ba hindi malinis ang nakaraan? Wala nang karapatang magbago? Porkit ba tayo ay nakagawa ng pagkakamali sa nakalipas na panahon? Hindi na tayo pwedeng maging matuwid sa kasalukuyan at sa hinaharap? Huwag nga tayong magmalinis. Ang mahirap nga dyan sa iba, akala mo malinis pero napakarumi. Ito si Erwin Tulfo, alam natin ang nakaraan. At ngayon nakikita natin ang kalinisan ng kanyang puso para sa taong bayan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Bakit ninyo pinipigil? Natatakot ba kayo na merong isang Erwin Tulfo na maglilingkod ng tapat sa bayan at sa sambayan ng Pilipino? Bilang kinatawan ng Act CIS party list, kapalit ni Jeffrey Soriano na nagbitiw noong February 6, 2023. O, tama yung pagkakaalala ko, Jeffrey Soriano, nagbitiw po siya ng kanyang sa kanyang posisyon bilang kongresista. Ito ay matapos maghain ng disqualification case ang abogado na si Attorney Moises Tolentino Jr. laban kay Tulfo. Basahin ko po ah. Sabi dito, said petition docketed as SPA-23-001 by the clerk of the commission was taken cognizance by the commission under section 125 of rule 5 of COMELEC resolution 9366. Therein, Attorney Moises S. Tolentino Jr. Sino kaya ang nasa likod nitong Attorney Tolentino na ito para mag-file ng disqualifications laban kay Erwin Tulfo? Is seeking the disqualification of Mr. Tulfo on allegations pertaining to question of citizenship, conviction of final judgment of a crime involving moral torpitude. Dito magkakaroon ng problema eh. Itong si Secretary, dating Secretary Erwin Tulfo. Yung citizenship, palagay ko okay na ito eh. Kasi the moment that you renounce your citizenship sa Estados Unidos, you become now a citizen of the Republic. Pero itong involvement ng moral torpitude sa isang convictions with final judgment, ito ang magiging problema ngayon ni Secretary Erwin Tulfo. Kasi bakit? Baka sabihin nyo kasi, naggagaling-galingan ako dito. Basahin na lang natin yung batas pambansa bilang 800. Yung Omnibus Election Code of the Philippines. Omnibus yan, Election Code. Sa Section 12 po nito, kung babasahin po natin ang batas na ito, makikita nyo po rito ang provisions ng disqualifications para po sa electoral, para po sa isang elective public positions. Okay? Yan, basahin ko lang po ha. Nang sa ganun, hindi po nanggagaling sa utak ko. Baka sabihin ng mga basher natin, nag-aabu-abugaduhan ako dito. Hindi ako nag-aabu-abugaduhan. Binabasa ko ang batas kasi nasa internet. O sabi po dito, disqualification.
disqualifications under Section 12 of Batas Pambansa bilang 880. Tama ba? Tingnan nga natin. 881, I'm sorry. 881. Section 12, 881. Sabi po dito, disqualifications. Any person who has been declared by competent authority insane or competent. Hindi po yan pasok kay dating Secretary Erwin Tulfo. Or has been sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or for any offense for which he has been sentenced to a penalty of more than 18 months. Hindi po yan pasok kay Sir Erwin Tulfo. Pero ito ang nakalulungkot. Or for a crime involving moral turpitude. Pasok po ito kay Sir Erwin Tulfo. Kasi bakit? According to jurisprudence ng ating Supreme Court, napakarami noon, hindi ko na maiisa-isa sa inyo. Pero sinasabi sa mga jurisprudence na yan that one of the crime categorized as crime involving moral turpitude is libel. At convicted ito 4 times si Sir Erwin Tulfo ng kasong libelo. Kaya ang nakikita ko dito, hindi talaga mapoproklama si Sir Erwin Tulfo. Maliban na lamang kung magkaroon ng ibang appreciations ang mga mamba, ang mga taga-COMELEC at baka marahil nakalipas na ang mga taon kasi ang sinasabi din dito sa batas nakalagay din dito unless within the same and dito tuloy ko lang ha, this disqualification to be candidate herein provided shall be deemed removed upon the declaration by competent authority that said insanity incompetence had been removed or after the expiration of a period of 5 years from his service of sentence. Kaya ang tanong sa akin ngayon, hindi ko pa kasi alam ito eh, kailan kaya na-convict itong si Erwin Tulfo? Kasi ang sinasabi, kapag ka lumipas ang 5 taon after the service of his sentence, nagbayad na siya ng kanyang civil liability para sa traditional libel na nagawa niya before, after 5 years, pwede na siyang kumandidato sa isang elected public position. Ano ngayon? 2023, bilang tayo ng 5 taon. 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Yang mga taon na yan, hindi pa pwedeng tumakbo si Erwin Tulfo kung ang kanyang convictions ay diyan. Pero kung siya ay na-convict noong 2016 and below, pwede na ngayon. Kasi nakalipas na ang 5 taon. Kaya hindi ko masasagot ang mismong ito ba si Sir Erwin Tulfo ay mananalo sa kaso na ito, I do not know. Pero siguro naman yung conviction niya na yan sa libel ay noon pa. Kasi kung ngayon lamang yan, eh, malamang cyber libel, ay hindi naman cyber libel ang kanyang conviction, kaya traditional libel. Aabangan natin ngayon ang resolution dito ng COMELEC. Patuloy natin panoorin ang balita na ito mga tol. Isa sa dahilan nito ay ang questionable umanong citizenship ni Tulfo. May issue daw na US citizenship o foreign citizenship. Number two, ang parang sinasabi ay dahil daw sa may conviction ng moral turpitude. Yan. Ang isa pang punto dito, tama yung sinabi ni Tenfold, di ba? Kapag ka binigyan po siya ng absolute pardon. Kasi ang absolute pardon, it will extinguish the civil liabilities and criminal liability. The offense will put into oblivion, ika nga, ipapawalang baha, ipapawalang saysay na ito sa harapan ng publiko. Mawawalan ka na ng pagkakamali sa harapan ng publiko dahil merong absolute pardon na ibinigay sa iyo. Yon ay magiging history na lamang ng iyong pagkakamali, pero sa harapan ng publiko at ng batas, wala ka ng pagkakamali. Pag binigyan ng absolute pardon ng ating Pangulong Bongbong Marcos Erwin Tulfo, wala nang issue sa kanya. But I do not know kung yan ay ibibigay kasi political po yan eh. Baka ang mangyari dyan, pag binigay, matira si Pangulong Bongbong Marcos, kakampi mo, kaya mo binibigyan. Pero possible din naman na pwede. Ganun din naman ang nangyayari kay Robin Padilla, di ba? Kakampi, kaya binigyan ng absolute pardon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ang problema rin dito, yung ikatlo. Ito kasi yung ikatlo, mga tol. At pangatlo yung sabi, dapat daw din resign. Ayan. Bilang nominee dahil tinanggap ang pagiging sekretary ng DSWD. Yan ang problema ngayon. Kasi
tinanggap ni Sir Erwin Tulpo ang pagiging sekretary ng DSWD. Kaya ang paniniwala ng arguments ng abogado na nag-file ng disqualifications laban sa kanya, deemed resigned. Ibig sabihin, nag-resign siya bilang nominee ng ACT Party List. Kung nag-resign siya, merong pumalit na ika-apat at merong ika-lima. Pwede ba siyang bumalik? Sa tingin ko, pwede. Kung sakaling nag-resign siya, magiging ika-apat at kung sakaling bumalik siya, magiging ika-limang nominee siya. Ang gagawin lang ng ika-apat na nominee, magre-resign ulit, tapos magiging ika-apat si Erwin Tulpo at magkakaroon ng ika-limang nominee ulit. Ganun lang ang proseso dyan. Oh, hindi pala ikatlo, ika-apat, ika-lima. Kasi ikatlo yung posisyon na nabakante. Ano? Yon yung mga pagkukulang sa batas na dapat solusyunan ng Republic Act 7941 o yung party list law. Tingnan ko nga, baka nagkamali ako sa pagkakaalala ko, RA 7941. You know, an act providing for the election of party list representatives through the party list system. May mga loopholes itong batas na ito eh. Tingnan nyo yung nangyari kay Guanzon, di ba? Yung nangyari kay Guanzon, kung hindi lang siya nagkaroon ng issue sa kanyang pagiging public officer during the time na siya ay COMELEC officer pa, baka nakapanumpa na siya. Kasi bakit? Nagbitib lahat ng mga nominees. Since wala nang nominee doon sa PWD party list, tapos meron pa rin bagong nominee na si Guanzon, pwede siyang maging kongresista. Pero hindi nangyari dahil may nag-TRO din sa kanya. Ano, may nag-file ng petition for TRO at ginarant ito ng Korte Suprema. Kaya hindi naproklama itong si Guanzon. Ngayon, dito kay Sir Erwin Tulpo, di natin alam kung ano ang mangyayari. Okay, tapusin natin itong balita mga tol. Ayon kay Chairman Garcia, nais muna nilang bigyan ng panahon ang petitioner at si Tulfo na marinig ang kanilang panig. Dadaan sa normal na proseso ng paghawak ng disqualification case ang reklamo laban kay Tulfo. Sa Lunes, inaasahan na iraraffle kung sa aling dibisyon ng COMELEC mapupunta ang kaso at kung sino ang ponente o susulat ng desisyon. Ito ay mga serious na allegation na dapat mapakinggan ng COMELEC at para naman mabigyan ng due process yung respondent sa mga serious na allegation na ito, marapat na yung proseso ng disqualification ay magsimula na and therefore kinakailangan pasagutin natin yung mismong respondent at the same time magkaroon ng pagdinig ang COMELEC. Inabisuhan na rin ng COMELEC ang House of Representatives hinggil sa suspensyon ng proklamasyon ni Tulfo. Samantala, sinisikap ng UNTV News na hinga ng kanyang panig ang dating kalihim, subalit wala pa itong sagot sa amin. Okay? Ngayon, ang tanging magagawa natin at ako is manalangin na mapagtagumpayan ni Sir Erwin Tulpo ang kinakaharap niyang disqualification sa COMELEC. After all, tayo po ang makikinabang dito. Kapag ka naging kongresista itong si Erwin Tulpo, mas magiging kapakipakinabang yung posisyon na yan para maipagpatuloy niya ang pagtulong niya sa ACT CIS party list. Kasi doon, kinikilala lamang siya bilang kuya eh. Kung meron ka ng authority bilang isang kongresista, madadala mo ngayon yung mismong na-experience mo doon sa ACT CIS Action Center, doon sa plenaryo ng kongreso. At makakapagsalita ka kung ano yung maaari mong i-contribute o itulong sa mga nangangailangan, particular nating mga kababayang mga mahihirap. Boses sa Kongreso ang dadalhin ngayon nitong si Erwin Tulpo the moment na maproklama siya bilang kongresista. At yan ang ipanalangin natin. Hindi dahil po kayo ay Tulponatics, hindi dahil ako ay humahanga kay Erwin Tulpo, kung hindi nakikita ko na si Erwin Tulpo kapag ka muling nakabalik sa gobyerno, mas makakatulong po siya ng mas malaki para sa ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat sa inyo mga tol at bago tayo mag-